guys kung nakasil na nga. Buti na lang. Ayan. Mainit-init pa yung ihi natin. So ayan, ilagay natin sa baba para sa ganun ano. Medyo malamig guys, pero ayaw ko nang bumalik o umakyat pa. Total, nasa loob naman tayo ng sasakyan at ano, ayan. Wala pang katao-tao sa kalsada guys. May naglalakad na. Ay, nagtatakbo na. Lang dito guys yung ano tawag dito diagnostic center na private. Tatawid lang tayo sa main road. Requirement sa aking sarili guys, hindi required sa trabaho ko, pero ako mismo ang ano, ginagawa ko yan yearly. Sana mga kapwa nating OFW dyan na may karamdaman, huwag kayong matakot magano pumunta sa doktor para tignan kung anong meron kayo at magapan ang inyong kalusugan guys. Hindi yung matitigok ka na lang na hindi mo alam kung ano ang dahilan. Maraming ganyan guys na nangyayari sa atin mga OFW. Malalaman mo na lang tigok si ganito, bakit? Hindi alam. Yun pala, na stroke na, na ano na, dahil mataas ang sugar. Ganyan guys, karamihan ng mga Pilipino yan ang sakit. Dahil wala tayo sa tamang ano, kinakain. Ayan, wala pang katao-tao sa kalsada. Taroing, taroing, taroing. Limungon doon yung isa pero hindi tinignan. Tingnan ninyo guys ang ingay ng makina ng sasakyan. Thank you.
muna natin guys kung anong-ano. Ilang minuto pa. Patayin natin yung sasakyan. Ayan, Platyrakos. Platyrakos. Bilihan ng ano guys yan. Ayan na. Ganyan lang guys ang itsura sa umaga dito. Tahimik, hindi katulad sa Pilipinas na ang dami ng tao dyan sa tabi-tabi naglalakad dito, wala pa. Mamaya pang mga alas 8 guys ang ano, tao dito na magsilabasan. But dahil sa ano, tawag dito, dahil na magpapamedical tayo. So, maaga tayong nakalabas at ganyan din guys dito. Ganyan lang ang shop nila guys. Yan is pag pwede ka nang mag-shopping dyan sa loob ng mga jewelry. Ayan. Ayan. Dyan din is pharmacy dun sa kabila. Ayaw ko munang lumabas guys dahil medyo malamig ang panahon. So, don't block the driveway. Ano ba yan? Yan o. So, dito tayo guys. Banda. Aakyat mamaya. Dahil may naka, alam nyo guys, pag new driver dito, may nakalagay na ano, na letter N sa kanyang likuran. Siguro ito yung ano, wag mo nang ilapit na masyado. Ta-na-na-na-na. Siguro ito guys yung ano, sure, ayan guys, ganyan ang taga-kolekta ng basura dito. Ayan ha. Ayan. Hakot niya lahat. Ang kukunin niya guys, yung mga dahon-dahon lang o yung mga putol na sanga. Hindi yung lahat. Dahil nandyan yung ano, yung blue na yon. Yung mga recycle, yan guys, ang nakalagay dyan, iba rin ang kukuha. Yung mga green na yon, yun yung ano, yung mga nabubulok. So, tignan ninyo yung kinuha niya. Ayan. Tapos na. Alis na sila guys. Ay, hindi. Pero alam nyo ba kung ilang tao lang ang nandyan? Iisa lang yung driver lang guys. Hindi katulad sa Pilipinas na ang daming nakabitin na ano, basurero. So ayun guys, tapos na tayo sa ano, medical clinic, or they call it Medicity. So saglit lang guys ang ano, pag-extract nila ng dugo at ako yung nauna. Ayan guys, mahilig sila sa ganito. Para sa ganon, hindi mabilis ang sasakyan na tumakbo. Kaya nilagyan nila ng ganyan. Ayan. Lalong guys, ayun, may BMW na nasa likod natin guys. Nagmamadali. Sige, sirain mo yung sasakyan mo. Wala pa tayo.
nakaparking tayo, nakita ko na yung ano, medtech, kaso lang hindi tayo umakyat kaagad dahil syempre tayo ang first client at saka bubuksan pa niya ang kanyang ang clinic lahat-lahat, and then magpapalit pa siya para mag-uniform kaya hindi tayo umakyat kaagad. At tayo guys ang naunang client niya, so the result will be tomorrow morning or pwede niya. So ayan guys, dahil mayroon na tayong na-receive na email from the Medical City, so pupunta natin para kunin natin yung result. But at the same time, dun sa email nila guys, nakalagay na dun yung result. Kaso lang kailangan ko ng ano, black and white. So puntahan natin guys. Ganun pa rin guys ang problema, walang pinagbago. But I think mas maganda ang naging outcome ng aking medical exam this year than the first time, kasi every year guys na nagpapaano tayo, nagpapa-medical. Kaya mga kapwa OFW dyan, mga nasa abroad, unahin muna natin guys ang ating kalusugan. Kung kayo ay may mga health insurance, huwag kayong matakot na ano, magpatingin sa mga doktor. Punta kayo sa mga doktor ninyo at doon sa kabila. Huwag kayong matakot guys na magpatingin sa doktor at malaman kung ano ang inyong mga problema sa kalusugan para maagapan kagad, hindi tayo, para hindi tayo maigaya sa mga kapwa nating OFW na malalaman mo na lang wala na siya, mabalitaan mo tikok na naawal, hindi man lang ano nakarating sa doktor. Dapat sana guys hindi ganun ang mangyayari sa atin. Total may yun ang gamit ng ating health insurance. Kaya importante yan guys. Alam ko na maraming marami tayong kababayan na matakot malaman kung ano ang status ng inyong mga kalusugan. Sana wag ganon, para maagapan at happy kayo. Hindi yan, hindi yung bigla na lang hindi ka na makapag tawag dito, magagalaw. Saan ba ako magpa-parking? Gusto ko mag-parking dito guys para hindi ako malayang mapuntahan. Ay pwede, pwede dito tayo guys sa malapit sa station. So ipaakyat natin dito sa ang ating sasakyan. Ayan, okay na siguro tayo. Pero ilan iyan, baka mamaya maisagi natin yung muso ng ating sasakyan. Ayan, dito na. Ayan, pwede. Ayan guys, dito tayo, dahil doon lang sa kabila tayo pupunta. So dito na lang ako mag-parking. Maglakad na lang tayo guys dahil mahirap sa kabilang parkingan. So ayan guys, labas muna tayo dito sa sasakyan at